Sa punto pong ito ay makakausap naman natin si MMDA Chairman Tomas Orbos. At magandang tanghali po sa inyo, Chairman Orbos, si Connie Season po ito. Ay, Ma'am Connie, magandang tanghali at Happy New Year po. Opo, makikikamusta ho kami sa traffic situation sa lungsod po ng Maynila. Na ipatutupad ho ba yung traffic rerouting na maayos? Opo, hanggang alauna po, pinagbawal po natin ang truck sa Bong Ros Boulevard at saka sa Osmeña. Pero by 1 o'clock po, they will be allowed to come in. Tapos po, in areas naman po na, ang general rule, kung nasan po yung prosesyon, eh pinagbabawal po natin yung mga sakyan. Kung nanggagaling po kayo sa Quezon City papuntang Maynila hanggang Lacson o siguro ang pinaka-best. And then kung galing naman south towards Manila, kakaanan po naman kayo sa May Quirino. So ganun po ang sitwasyon ngayon. Pagka ho umaandar na, pwede na ho pasukan. So I think ko baka yung Rojas Boulevard, pwede na hong daanan at this point dahil ang alam po namin nasa may bandang ano na yung nasa Reno, nasa may bandang City Hall na going up to packet na siguro ng ano yon Jones. At just to clarify, no, so binubuksan nyo agad yung mga isinarang daan once na makadaan na po yung andas ng poong Nazareno, tama ho ba? Ano po ang lilinis? Kasi nandun po yung aming mga MMDA personnel na lilinisin na rin ho yan kasama po ng City of Manila. Siguro it will take mga another 2 hours po kago buksan. So, pero alam ko po ngayon yung Rojas Boulevard bukas na po ngayon. Okay. Pero baalala ho natin dahil sa Rojas Boulevard meron namang truck ban, hindi ho ba? Opo. Yung truck ban no, is up to 1 o'clock po yun. Okay. What about yung paglilinis ho, no? Balikan natin. Ano? Dahil alam naman natin, taon-taon, ang kalat ho ng mga deboto dyan ay medyo marami-rami rin. Nakakailang truck na ho ba tayo ng basura? Hindi pa ho ako binibigyan eh. Tingin ko mas madami yan than last year kasi last year naka 200 ano po tayo, 200 tons. So let's see how it will be this Nazareno. Ang tingin ko po baka it's not the same, it will be a little more. Okay. Pero ang tanong din ho, parang meron ba kayong ginawa any differently para po sa pagsisiguro na unang-una itong mga areas na kung saan naroon yung mga deboto na umalis na, no, ay nalilinis ka agad? Meron ho ba kayong ibang strategy opo, ngayon? Ang ginawa po natin ngayon, talagang nasa likod po tayo yung tail end ng posisyon para habang nakakalis po sa isang lugar, immediately nililinis na ho agad. Unlike previous years. Although this was started po nung last year, dati ho, ang sabi sa akin, it will take 3 days to clean up yung basura. Now, it only takes a day or less than a day. Mm-hmm. Meron pa ho kayong paalala para ho sa ating mga kapuso? Well, ma'am, siguro po, hindi pa ho, wala mga palahot tayo sa kalagitnaan ng prosesyon. Kaya kung pwede ho, iwasan pa rin natin ang Maynila, it will help po. No? Actually, even po sa ibang lugar din na Metro Manila, matrafiko dahil na umiiwas sila. So, kung hindi naman yung importanteng lakad ninyo, I might as well just stay home muna. Ho. Alright. Stay at work. Okay. Maraming salamat po sa inyo pong oras. Salamat po. Again, thank you. Yan po naman si MMDA Chairman Tom Orbos.